Yo, what's up mga tropa? Nagbabalik na naman tayo dito sa ating Sai TV Printing Channel. So unang-una, huwag niyong kalimutan na mag-subscribe dito sa ating channel para medyo ganahan tayong mag-video. So eto, no, ang topic natin, may nagtanong lang sa atin, ano nga bang magandang printer para sa mga document or kung meron kayong mga tindahan? So eto, unang-una, kung talagang budget meals lang kayo, no, eto ang bilhin nyo, all-time favorite printer, yung Epson L121. Etong Epson L121 na to, eto yung successor lang ng Epson 120, dahil yung Epson 120 ay phase out na. Eto na yung medyo bago niyang model. Hindi ko lang alam ng konti kung ano yung medyo nabago dito sa printer na to, parang yung number lang. Dahil etong printer na to ay napakamura, 5,495 lang meron ka ng printer. At eto, no, tip ko lang sa inyo, kung wala pa kayong printer na nabibili, huwag kayong bibili dun sa isang napakamura, mahal magbenta ng mga printer, no. Alam na alam niyo na ako sino yung number one na printing channel. Siya daw yung number one kasi 8,500 niya binebenta to, no. So etong printer na to ay 5,495 lang. Ito yung kanyang SRP or yung suggested retail price niya. So kung meron kayong nakita na nagbebenta ng mas mahal pa dito, ay ng tangkiligin pa. At unang-una, etong printer na to ay design nga lang pala to para sa document printing lang talaga. Kung magpiprint kayo dito ng gamit ang mga photo paper or yung mga makakapal na business card paper, nako, kailangan nyo pang i-modify etong printer na to. Tatanggalin nyo yung sharkit, i-modify nyo pa yon, tatanggalin nyo yon isa-isa, ang ititira nyo lang yung sa gilid. So, sobrang trabaho pa. Tapos, medyo lilihain nyo pa, papanipisin nyo pa yung parang daanan ng papel niya para lang ma-accommodate nyo yung malalaking GSM na papel kagaya ng mga photo paper na 200 GSM at mga pang business card paper para magamit nyo lang dito. Dahil nga super budget meals nyo lang, eto pasok na pasok to sa inyong budget. Pero yung quality, minsan magkakaproblema kayo or madalas dahil nga minodified nyo na to. At yung kanyang driver, iba yung gagamitin nyo. So sobrang trabaho talaga etong printer na to. Ang dami nyo pang tweaks na gagawin, ang dami nyo pang modification na gagawin. Pero kung hanggang dito lang talaga yung budget nyo sa 5,495, ay pasok na pasok sa inyo to. Syempre business yan, kailangan medyo lalabas ka rin ng pera dyan. At medyo tignan natin yung kanyang mga specs dito sa baba. Ang kaya niyang i-accommodate na paper size, A4, letter size, tsaka yung legal. Ito yung kanyang kayang i-feed lang kasi nga etong printer na to ay design lang siya for document printing lang talaga sa mga maninipis lang na papel. Ito, nakikita niyo dito, no. Ayan, so ang kaya niyang i-hold na capacity 50 sheets na mga bond paper. Ito yung dimension niya. Medyo mahaba 'to eh, Epson 121 na 'to. At ito pa, no, kasi nga budget meals lang tayo. Ito lang yung kaya niyang ibigay na maximum print resolution, 720 by 720 DPI. So, the more na mas malaki yung value ng ganito, the more na mas maganda yung output ng kalalabasan ng inyong mga print. So, kung talagang budget meals lang kayo, ito lang yung kaya niyong ma-achieve na DPI. So, ano nga ba yung DPI? Eto, yung DPI. The more na mas malaki yung value, the more na mas detailed yung inyong output. Kung magpiprint kayo ng mga photo or etc. kung ano man. So, ayan, nakikita nyo dyan sa screen. So, etong printer na to, no, pwede itong gamitan din ng other ink bukod sa dye ink na original. Pwede nyo siyang gamitan na sublimation, pigment ink. So, sa mga bumibili ng mga sticker or sa mga nagpapagawa ng mga sticker dyan, kung ang printer ng paggagawaan ninyo ay ganito lang, so wag na kayong masyadong mag-expect sa output ng ibibigay ng inyong mga pinagprintan. Kasi 720 by 720 lang, although okay na rin naman yung value nun, pero syempre the more the better. So mag-move tayo dito sa next natin. So kung meron kayong tindahan at gusto nyong magkaroon kayo ng printing shop din, halimbawa gusto nyo rin magkaroon ng, pwede kayong mag-xerox, photocopy, scan, eto naman yung pasok na pasok sa inyong mga budget, no. So ang presyo lang nito 8,795. Ito yung kanyang suggested retail price. So mayroon na akong nakita doon nga sa number one printing na Boodle Vlogger, ang binebenta niya tong ganitong printer sa halagang 13,000. Grabe. Dahan-dahan naman sa pagpatong ng presyo, no. Makakashock. Baka magka-cancer ka talaga niyan.
Grabe, no? So, ang specs nga pala neto, 3-in-1 printer siya. Meron siyang print, scan, at photocopier. At kaya niyang mag-print ng borderless hanggang 4R. Nang wala kang ginagawang modification, etong printer na to, kayang-kaya na netong mag-print ng mga photo paper na makakapal, 260 GSM, kung maganda-ganda, 300 GSM. Pero dahan-dahan lang kayo sa pagpiprint ng 300 GSM dito kasi numinipis yung kanyang rubber. Katagalan, magpapalit kayo nun. So, hanggat maaari, ang iprint nyo lang dito sa ganitong printer ay 220 GSM or 200 lang. So, ang kinagandahan talaga din neto, wala na kayong gagawing modification dito dahil hindi lang siya design sa document printing, maganda rin siya sa pagprint ng mga picture-picture. So, ganito yung printer natin na isa, pero yung lumang version niya, yung 31110. So, wala namang halos pinagbago yung 31110 at 3210. Ang medyo napansin ko lang na pinagbago, kapag binuksan mo siya, pag binaklas mo siya, meron siya ditong parang lock na bago dito sa 3210. So, scroll down lang natin yung kanyang specs para makita natin dito. So, inuulit ko, no, kung ganitong printer yung bibilihin nyo, wag na wag kayong bibili dun sa number one printing blogger daw. Kasi napakamahal niyang binibenta yung mga ganitong produkto. 13,000 ata, kung hindi ako nagkakamali. At ang suggested retail price lang nito, almost 9,000 lang. So, bumili kayo sa authorized reseller para mas mura. At etong printer na to, kung makikita nyo, meron na siyang maximum resolution na kaya niyang iprint ay eto, 5760x1440 DPI. So, napakalaki nung agwat nung previous nating printer na pinakita, ayun o, 720x720 lang, which is dito napakalaki ng dinagdag niya, no? The more the mas malaki yung value nito, the more na mas detailed yung print. So, tignan pa natin yung kanyang mga specs. Ayan, kaya niyang mag-print ng borderless nga hanggang 4R. So, kung nagtatanong kayo, ano nga ba yung borderless na yan? Meron tayong picture dito, ito kung nakikita ninyo. Etong pinrint natin na document, kung makikita nyo, nagkaroon siya ng border dito, na which is sa kanyang original file, wala naman talagang border yan. So, ito yung kanyang original file, kung makikita nyo. Diba? Kapag pinrint nyo to, hindi siya magiging borderless, kagaya ng nandito, kasi hindi niya kayang iprint yung bandang gilid na part. Yung bandang gilid na part, yung sagad na sagad. So, meron kayong gagawin kung gusto nyong ma-print talaga ng sagad na sagad or yung borderless, pero mahihirapan yung printer nyo at gagamit kayo ng PrintPub na program. So, medyo ganito lang ang logic dyan, no? So, ikaw, nag-i-split ka. Siyempre, hindi mo kayang mag-split. Siyempre, masakit. So, sa printer, ganun din. So, the more na mas pinipilit mong mag-print siya dun sa hindi niya na kayang i-print, na hindi naman talaga siya design dun, the more na mas mabilis masira yung inyong mga printer. So, hindi ko ina-advise na kung hindi kaya ng printer nyo i-borderless, huwag nyo nang i-print ng borderless. Kasi, kagaya nga sinabi ko, kung ikaw nga hindi mo kayang mag-split, the more na mas masasaktan ka, ganun din sa printer na mas mabilis siyang masira. Sana na-gets niyo yung medyo logic na ganun, no? So, ito yung sa scanner naman niya. Kaya niyang mag-scan ng up to ganitong resolution at yung scanner area niya hanggang A4 lang yung ganitong size. Gusto nyo, merong mga techniques. Next time, i-share ko sa inyo kung paano mag-scan ng long. May mga technique-technique dyan. So, kung gusto nyo makita din yung full specs ng 3210, bisitahin nyo lang din tong website ng Epson. At etong printer na to, sinasabi ko sa inyo, napakaganda din neto, lalong-lalo na kung meron kayong tindahan. So, 3-in-1 printer na siya. At kung meron nga kayong tindahan, suggest ko sa inyo, huwag na kayong gumamit ng mga alternative na ink. So, gamitin nyo lang ay yung dye ink talaga na original. Bakit? Kasi kailangan dalawang printer yung meron kayo. Kung talagang meron kayong printing business, kailangan meron pa rin kayong original ink at yung isa pang printer para naman sa mga ibang ink na alternative. So, next time, ipapaliwanag ko na lang sa inyo kung bakit. So, dahil nga document printing ang topic natin, kailangan original ink yung gagamitin natin dito para wala na kayong masyado pang i-edit-edit sa mga kulay-kulay. Kasi kapag ka ibang ink yung gagamitin ninyo, ma-iti-twix-twix nyo pa yan. So, inuulit ko para sa mga tindahan, eto, napakaganda. Kung kayang-kaya nyo yung budget na ganito, 8,000
$1,795, ganito yung bilihin ninyo. So next na tayo dito sa last printer na i-share ko sa inyo na napakaganda din. Kung talagang meron kayong budget talaga, ito yung 5290. Kung talagang meron kayong budget, ito naman talaga yung 4-in-1 na printer. So meron na siyang scan, print, photocopier, fax. At ang maganda dito, meron na siyang automatic document feeder. So ilalapag mo na lang yung document mo doon, automatic na siyang magsiserox or magpo-photocopy, mag-i-scan. At meron na rin tong wifi, ang pinakamaganda doon. At yun nga lang, hanggang 4 hour nga lang yung kaya niyang i-print din na borderless. So itong presyo nito ay $13,495. Meron din nga pala yung tropa natin na number 1 vlogger na napakamahal, may nag-comment sa atin, no? $18,000 daw niya binibenta yung ganito. So sa mga nag-avail dun sa number 1 printer na Boodle Vlogger, sinasabi ko sa inyo, hindi pa kayo nag-uumpisa, lugi na agad yung business ninyo. Isipin nyo, $13,495 lang dito, tapos mabibili nyo ng 18,000. Hindi pa nagsisimula yung business nyo, lugi na. Nandito yung kanyang full specs, no? Tignan nyo na lang din sa website ng Epson. Yung mga nabanggit ko na printer, pwedeng-pwede siyang gamitan ng mga pigment ink, sublimation ink, dye ink. Halos same lang din naman nung specs neto dun sa 3210. Pero ang kinagandahan lang nga neto, meron siyang long na photocopy. At meron din siyang scan na long. Alam ko na kapag scan to ng long, gamit yung automatic document feeder. So, ito yung mga specs niya, printing technologies, ito. Yung maximum resolution niya, same din nung Epson 3210. Hindi kagaya nung Epson 121 na napakababa nung kanilang resolution. Although, kaya naman na yon syempre, budget mills lang. So, ito, check nyo na lang dito yung mga specs niya dito. So, I will try to very quick lang sa ating video para hindi natin masyado mapahaba, kaya binibilisan natin. Nakikita nyo naman dito. At ang kinagandahan din na itong printer na to na 5290, kaya din niya mag-accommodate ng makakapal na GSM. So, no need nyo nang i-tweak to. Wala na kayong masyadong modification dito. Siguro, yung borderless na lang ang magkaroon kayo ng mga modification dito. So, move tayo. Kusan nga ba magandang bumili? So, ako, dito lang talaga bumibili sa Lazada ng mga printer. Kasi, wala naman na tayong time na maglalabas pa. Pero, pwede kayong magpunta sa mall at tandaan nyo lang kung magkano yung suggested retail price. Kagaya nga na itong Epson L121 $5,495. So, i-check nyo dito. Kung meron kayong makikitang $4,495, so, mas maganda kung meron pa kayong makikita mas mura. At mas maganda kasi dito sa Lazada, nagkakaroon kayo ng voucher. Yun ang kinagandahan talaga dito. May mga less 1,000, less 500. Kaya dito lang ako bumibili sa Lazada. At inuulit ko, huwag kayong bibili dun sa number 1 printing channel na sinasabi niya na number 1 daw siya. Number 1 ng mambubudol. Alam mo yung gustong pumaldo-paldo lang, akala mo gusto tumulong, no? Napakamahal niya binibenta yung mga ganito. Isipin mo, 5,000 lang ang binibenta niya dito ay 8,000. Grabe, napakalaki ng tubo. Grabe naman, baka magka-cancer ka talaga niyan. So ayan, ilalagay ko na lang yung link kung gusto nyong bumili dito, kung saan man nyo napili. Ito Silicon Valley, kilalang store naman to, lalo na sa mga computer. Maglalagay na lang ako sa description kung saan yung mga trusted na mga store dito sa Lazada. So nasa sa inyo kung gusto nyo ring maghanap, ng kayo bahala. At ito naman sa 3210, inuulit ko, $8,795 lang yung kanyang retail, yung suggested retail price, no? So kung mas mataas, medyo iwasan nyo na, maghanap kayo ng medyo mas mura-mura. Kung wala na kayong mas mura na makita, tignan nyo na lang yung medyo mas malapit do sa suggested retail price. Pwede rin itong gamitan ng pigment at sublimation. Pero once na gumamit kayo ng alternative na ink or yung pigment or yung sublimation, ay yung inyong mga printer parang nilagay nyo na rin sa hukay, no? Kasi mawala na yung warranty niyan. Pero kung talagang sunod-sunod yung pagprint nyo, napakalaking tipid din. Next time na natin itatopic yan, yung paggamit ng mga alternative na ink. Pero ang topic lang natin ngayon, mag-stick lang tayo sa original ink dahil nga pang document printing lang. May sasuggest ko sa inyo, document printing, photo printing, mag-stick lang muna kayo sa mga dye ink. Kung medyo nag-i-improve na yung skills nyo, doon na kayo gumagawa
gumamit ng mga pigment ink. So next time na natin ituturo yan. At dito naman sa Epson 5290, dito lang din kayo bumili, sa Lazada lang din, kasi maganda dito, may mga voucher eh. At trusted naman talaga yung mga store dito. Ito yung Juan Gadget, ito dito ako bumibili, 13,000, ayan o 13,495 lang dun sa Budol Vlogger. Grabe, 18 mil na binibenta yung ganito. Hindi ka pa nagsisimula ng business mo, lugi ka na. O kung mapapansin nyo, meron siyang delivery fee. So, dito naman sa Lazada, lagi naman meron mga voucher dito eh. 200 plus na voucher, 350. So, maliles yan. Maa-accommodate to ng voucher. At ang kinagandahan talaga sa Lazada, meron mga voucher na 1,000, no? Kaya dito talaga bumibili. So, ang binili ko dati dito, yung 31110 at yung aking Epson 805. So dito na natin tatapusin yung ating vlog, itong ating topic. So medyo recap lang, kung budget meals ka, Epson 121, kasi hanggang dyan lang talaga yung kaya ng budget mo, pwede na yan pang simula. So kung medyo nakakapagbenta-benta ka na ng kahit papano, dito ka na, mag-move ka na ng 3210, dahil meron na tong scan at photocopier, 8,000. So kung medyo may budget ka talaga na kaya mo maglabas at magsimula ng malaki-laking budget, dito ka na sa 13,495, dahil meron tong automatic feeder, hindi ka na mahihirapan mag-xerox, mag-scan, kasi ilalapag mo na lang doon yung papel. At meron na rin tong wifi. So, ayun na, dito na natin tatapusin. Like, share, and subscribe. Medyo mahaba tong vlog natin na to, pero ayun lang, ayos lang yan. Huwag nyo kalimutan na mag-subscribe, ha? Sige na, bye-bye.